So mga Lods, so meron tayong i-unbox ngayon dito na siguro is kaya nang sumabay doon sa mga RGB pan na medyo mga branded o mahal. So dito eh nakapag-search tayo na meron pa pala tayong mabibili na mas mura na siguro eh kayang sumabay doon sa mga mahal na RGB pan. So ito yung ating in-play na Ice Tower. So kung bibili po kayo nito mga Lods, so meron na po siyang kasamang tatlong pan. So makikita naman natin dito na may nakasulat siya dito ng RGB pan na 3-in-1 kit. So kasama na rin po rito yung kanyang remote at pati yung kanyang controller board. So i-unbox na natin siya ngayon at titestingin natin kung bukod sa mura na, eh, kaya bang sumabay dun sa mga magagandang at mga branded na RGB pan? So, bubuksan natin mga Lods. So, dito, so, makikita naman natin sa pinakabungad. So, ayan siya. So, white siya. At yung pan po niya is white din. So, tatanggalin muna natin. At kukunin natin yung tatlong pan. So, ito yung kanyang tatlong pan. Then, dito naman is meron pa siyang kasama. So, kunin din natin. At ilagay muna natin to sa gilid. So, dito. So, makikita natin. Ito. So, meron nga siyang kasamang isang remote. At yung kanyang board. So, dito po sa kanyang board. So, ayan siya. Meron siyang socket para sa 10 RGB pan. At dito naman po sa kanya, gilid is meron pong dalawang salpakan ng ating LED strip. So, dalawa siya dyan. So, dito naman, dito na natin i-coconnect yung ating power source para ikabit sa ating Molex dun sa ating socket sa ating CPU. At dito naman sa kabila, kung meron po kayong Aura Sync, so dito nyo siya pwedeng ilagay. Pero kung wala naman po, eh dito tayo maglalagay gamit yung kanyang, itong kanyang power cord na merong Molex dito. At ito naman is 5-pin. So, ayan po siya. So, ngayon, ang gagawin natin mga Lods is, tignan muna natin itong maigi. So, dito is kasama din yung mga kanyang screw. So, ito, tatlong pan. So, tatlong set ng screw. At makikita naman natin na yung panya is maganda. So, dito is makitid. Pero, hard plastic. At madaling linisin kung sakaling magkaroon ng mga alikabok o dust. So, madali siyang linisin, no? Diba? At maganda siya. Tapos, kakaiba rito, yung iba kasing mga binibili nating mga chip na RGB pan o mga may LED pan is minsan is one-sided na meron siyang LED dito. Kung two-sided naman is magkabilaan. Pero sa kanya, wala kang makikitang LED. So, nadidito sa pinakaloob yung kanyang LED o yung kanyang RGB. So, ang gawin natin mga Lods is testingin natin siya. So, bukod nga pala dito, siyempre, bumili tayo at tatlo lang ang laman. So, bumili pa tayo ng additional na tatlo. So, nakakahon din po ito kanina. Bawat isa nakakahon. So, tinanggal ko na lang din para makabawas tayo sa oras. Ngayon, ang gagawin natin mga Lods, dito po, pwede nyo namang ilagay kahit saan dito sa mga to. Pero kung gusto nyo sundin yung nakasulat dito na pan 1 hanggang pan hanggang 10, pwede naman po. Kaya ang gagawin natin, tetestingin natin siya at ikakabit natin isa-isa. So, unahin muna natin dito. Tanggalin muna natin, masyado pa madikit. Kagandahan sa kanya, white lahat. So, yung LED niya, kapag umilaw, magbabounce mismo dito sa side niya. Pati mismo dito sa pinaka blade ng pan. Kaya maganda pag white ang blade pati yung gilid, nagbabounce yung RGB natin. So kakabit natin isa-isa. So unahin natin 'to. So dito mga Lods, hindi na tayo malilito rito. So ito nga pala, meron siyang double adhesive.
So ang gawin natin is sundin na lang natin yung nakalagay dito. So pan 1, kabit natin siya. So dito hindi na rin po kayo magkakamali dahil meron naman siya ditong nakasulat at meron siya ditong pinaka ano, so hindi makita. So ayan o, makikita nyo meron siyang dalawang guhit. So hindi na kayo malilito rito pag kinabit nyo kung para saan talaga siya. Then next natin tong kabila. So ganun din, sundin lang natin. At next na naman, eto. So mga lods, ang gagawin natin is patatakboyin natin to para makita natin kung pwede na ba. So sa murang halaga, kung pwede na, hindi mas makakatipid tayo kaysa bumili tayo sa mga mahal na RGB pan. So syempre lahat naman tayo gusto natin maganda yung ating PC. So iayos lang natin siya dyan. Ayan. Para ma-check natin. So dagdagan pa natin na isa na lang. Para apat na lang muna te-testingin natin. Then kabit din natin tong isa. Okay. So apat lang muna gagamitin natin mga lods. Para ma-testing na natin siya. At ito naman yung kanyang remote. So dito lods sa ating remote. So meron pa kasi itong plastic sa gilid. Baka iba, baka sabihin sira, eh, kailangan nyo tanggalin to para mag-connect yung battery. So, tatanggalin na natin siya. Ayan. Kailangan yung plastic. So, okay na to. Pero, di pa natin sigurado dahil di pa natin nasusubukan. So, ngayon, eto na po yung kanyang power source o yung kanyang power cord. So, dito po natin siya ikakabit. So, hindi na rin po kayo malilito kasi po, is meron din siyang pinaka-uka. Ayan o, meron din siyang line, dalawang linya. So, sundin nyo lang po dito. So, hindi na kayo malilito dyan. So, ayan, pag ganyan siya, para siguradong tama yung inyong pagkakabit. Ayan, medyo masikip, pero tama po yan. Then, ikakabit natin siya dun sa ating Molex. So, kakabit ko muna sa ating Molex to. At dito naman po sa ating Molex, eh, hindi na rin po kayo malilito rito mga lods. So, naikabit na natin. So, tetestingin na natin siya mga lods kung pwede na ba. So, bubuksan na natin yung ating power. So, gumagamit tayo ng PSU o yung ating power supply. So, ayan. So, ang gawin natin is magbawas tayo ng ilaw. Dahil masyadong maliwanag. So, ayan mga lods. Nakikita nyo naman, di ba? Kung gaano kaganda. So, nasa sa inyo na kung pwede na ba. Sa murang halaga, eh, meron na tayong gagamiting RGB pan. Pero sa akin, maganda siya. So, try natin yung red. Ito sa remote. So, ayan. Wow. Nice. Astig kapag tinabit natin sa ating PC. So, ang green. Maliwanag. Blue. Okay. So, ang yellow. Ayos naman. Ang green. Natesting na pala natin yung green. Yung kanya naman pink. So, di ba? Pag ang gagamit is babae, so pink ang gamitin natin. Pero kung mahilig naman sa all white, kahit sa case, so, ito. Okay, di ba? So, ang ganda niya. Swap. Ayan. So mga lods, i-off natin. Okay naman. Pwede. I-on. Okay din. So auto. Ayan. Pag auto pala siya mga lods is nagpapalit-palit siya ng ganyan. So testing natin yung ano ba to? May S. Ano ba yung S? Ito. Meron din siya sa kanyang lights. Ito. Up and down. So, hindi ko alam kung babagal o bibilis. Pero, try natin. Okay. Yung ilaw niya is pwede mong hinaan para hindi masyadong masakit sa mata.
lalo na pag gabi na, at pwede mo naman laksan. So yun ang trabaho ng kanya dito sa up and down niya. Sa ilaw to, control ng kanyang light. Kung ayaw niyo na masyadong maliwanag, so ibaba niyo. Kung gusto niyo yung maliwanag talaga, so itaas niyo. So ito naman pong M negative at M positive. So try natin, hindi ko rin alam. Okay sa pagpapalit po siya ng ilaw. Pero ganda. Ayan. Diba mga lods, lalong siyang gumanda. Then ito namang S naman, negative at S positive. So try din natin. Ito naman po yung pagsiswitch ng ilaw, kung gano'n siya kabilis o kabagal. Ayan. So mga lods, bubuksan ko muna yung ating ilaw. Dito po pala sa ating in-play na ice tower. So anim po yung kinuha natin. So kukuha din po tayo ng case at ilalagay po natin tong ating RGB pan. At makikita nyo kung gano'n siya kaganda dun sa case na kukunin natin. So mga lods, kung nagustuhan nyo yung ating tutorial, so like, share, comment, and subscribe. At huwag pong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod po natin mga video.